Welcome back to my channel. So I'm going to repost another vlog ng isang mga from a professional group traders dito sa Philippines, and this is from CMP. So gusto ko lang siya i-repost para din sa mga hindi pa nakakaalam kung sasama ako man ng updated information. I just want to repost this in my channel. For long term, just hold it. Okay, why? Kasi yun ang trade setup mo, long term. At saka sa spot naman, it's just a paper loss. All you have to do is wait, tsaka patience lang doon. Okay, magbabounce din naman yan. Sa futures naman, sa mga nasunugan, it's okay guys. Part of learning po yan. Mindset nyo na lang na diniposit nyo lang yung pera nyo doon. And sooner or later, i-withdraw nyo kay Binance. Okay? So, ganun po. Kasi, even us, yung mga some of our traders, talaga nag-incur din ng losses. But, of course, we're still very positive. No, natamaan yung mga stop loss. Okay? So, somewhat ganun. Always, it all depends lang naman sa mindset natin yan. On how we take it. We take it as a part of learning. We take it as a challenge. Kumbaga ganun. Okay? Kaya nga sa trading, I always remind you na one of my trading rules dito is don't be emotional. Huwag po kayo magpa-apekto kasi it will affect the whole trade nyo. Okay? So, be positive pa rin. Okay? And nandito kami to help you and to guide you. Don't you worry guys. We are in a bull market. So, bawi-bawi din tayo. Okay? So guys, let's jump na po dun sa BTC kung ano po yung status niya. Let's check po yung graph niya. Okay, so this one, this is the graph of Bitcoin. I'm using 1 hour time frame. Actually, I wrote here it's a possible double bottom. Okay, we can see naman na there's a support around here, dito sa area na 45,000 range, 45,000 flat to 45,500. So we can see na meron siyang support here. Ang kailangan lang natin tignan is more data. If it holds here, kung possible na ba ito na ba yung bottom, or possible ba na meron pa siyang ibababa. In case naman meron pa siyang ibababa, may next level of support is around here, 40,000 yung possible na yung next support niya in case mabreak ito. Okay, if in case mabreak yan, we can see it here, possible target niya. It coincides dun sa previous mga ito na yung mga ito yung mga previous chart natin. So for our time frame, ito yung banda, ito dito na banda, ito yung mga previous resistance. Okay, previous resistance. So dyan sa bandang range na yan, there's a support actually. Okay, so let's see kung may hold the Bitcoin ang support around 45,000. Okay, so let's see. It's a possible double bottom sa 1 hour time frame at saka 4 hour 15 minute time frame. Possible lang naman. Ito possible pa lang siya. Okay, so let's see kung mag-play out. Kasi kung hindi naman mag-play out, okay, we have here a next support again, 40,000. So let's see kung ano yung gagawin ni Bitcoin for the next few hours. Okay, tignan natin, okay? So, be careful lang kayo sa mga trades nyo kasi lahat ng altcoins, most of altcoins, mga 98% they are affected dun sa movement ni Bitcoin. They are following Bitcoin right now. Okay? Pero guys, these are lower time frames. Lower time frames ang mga to. If we're looking at the higher time frame, like for example, one day, still Bitcoin is, this is just a pullback. Kumbaga, pullback yan, necessary po yan or tinatawag natin correction. Look at this one. After niya na-reach ito, nag-pullback siya. Dito, na-reach niya ito, pullback yan. So, same din scenario niya, yung one day. So, if we're going to compute it, dito siya, once na-reach niya po yun, nag-down po siya around 30%. Imagine nyo po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, sa mga past videos, dun sa LGT natin kagabi, yung 30% is just part of correction yan. Normal lang po yun. Sa mga bago po sa cryptocurrency trading, pullback 30% or 40% of dun sa Bitcoin, part na po yun. Kasi sa mga way back years, way back 2017, ganun po yung nangyayari talaga. So, if we're going to compute naman dito, na-reach na niya yung bandang 23%, 24%. So, if in case na
kunin natin yung 30%, yan, dito sa bandang, yan, malapit na yung sinabi ko sa inyo na range ng 40,000 to 40,800. So, yun pa yung mga possible na, yan, na possible i-reach ni Bitcoin, okay? So, we have to look for the worst case scenario. So, eto nangyayari po yan. Nangyayari po yung correction niya, part of it talaga. So, ibig sabihin, maganda po tong pullback na to kasi it's healthy for the long term. And we're looking at the long term, guys. Long term po si Bitcoin. Long term is yung movement niya is still. We can see a parabolic move. Yan, sa mga the next few months, the next few weeks, yan po, parabolic move pa rin si Bitcoin. Okay, these are part lang talaga. Okay, you need to understand, ulitin ko ulit sa mga, especially sa mga bago, you need to understand, this is how crypto market works. This is how Bitcoin works. Kasi history repeat itself, if you're going to review it, sa mga past history niya, nagkakaroon po talaga ng ganito. Mga pullback na 30%. Part po talaga yon, hindi po to, hindi na po ito bago actually. Okay, kaya dapat intindihin niyo, you have to accept it. Kaya nga, you have to invest your time to learn, at the same time to i-upgrade niyo po yung learnings niyo sa trading. Ito po yung advantage ng TA, and doing your research, you can check it sa history niya. So, yun po yung lagi namin nire-remind, guys. Learn, and earnings will follow, okay? So, ang dami po dyan, videos, sa mga ibang traders, then mga professional traders, you can watch their videos, their market update, their technical analysis, dun po kayo, ganun po ang ginagawa ko. Even now, till now, ginagawa ko po yun. I always listen to my, yung mga pinafollow ko mga traders, so chine-check ko rin po yung kanila kasi I learned every now and then meron akong natututunan sa kanila. So guys, invest your time to learn. Okay? So yun po ang pinaka-importante. Okay. Guys, that's for Bitcoin. Let's go check doon sa mga update, yung mga news, like for example, so let's go here. Ito to, for example, si ito po na po sa news sa CryptoGlobe.com, Bitcoin's market value will surpass 100 trillion, says MicroStrategy CEO. So guys, siya na mismo nagsabi yan. So it's just a prediction naman. Prediction lang naman. Pero of course, itong mga prediction ng mga to, itong mga kilalang mga companies, mga mayamang tao, sometimes they're right, nagkakaroon po ng possibility po yan. Okay, and ang importante po, sabi ko nga, we are in a bull market. Okay, sabi niya dito, then it's going to assume a negative yielding sovereign debt and other monetary indexes until it close to $100 trillion. Once it gets to 10 trillion, its volatility will be dramatically less. Okay, so big sabihin daw, magle-less na po yung volatility niya. Okay, kasi always remember guys, Bitcoin is may maximum supply lang po yan. Wala na po, maximum 21 million lang po ang supply ni Bitcoin. So, every now and then, tumataas ang demand, kaya po, yun po ang nagpo-push ng price kay Bitcoin. And sabi ko nga, domino effect na po ang mangyayari. As companies, mga hindi pa na-involved sa crypto, later on, they will announce or they will get involved sa cryptocurrency world, okay? And right now, hindi natin alam, baka pa sikreto na silang kung nagko-collect ng Bitcoin, tapos suddenly, after 1 week, 2 weeks, nag-announce sila na, eto, we just bought $100 million worth of Bitcoin, something ganun, di ba? So, yan. Yan po yung tinitingnan natin. Okay, so here's another yan, kay Michael Saylor, believes 1 billion people will have invested in Bitcoin by 2026, guys. So ibig sabihin ang kakompisa pa lang. Kaya tayong mga na-involved na sa cryptocurrency, advantage natin 'to. Kasi yung iba, they will get involved later on or kumbaga mako-convince pa sila by next year or by next 2 years from now.
So, i-advantage natin. Kaya nga, i-up nyo yung learning nyo. Tawag nito, invest your time to learn. At the same time, kung gusto nyo magpa-mentor, we have also a mentor naman sa CMT. You just PM our page. Or you can do it on your own. Okay, so, or hindi lang naman CMT ang nag-offer ng mga mentorships natin. Okay, so guys, yun po ang kagandahan. Sabi ni itong mga mayamang tao na, they're saying na, yeah, possibility ng Bitcoin. Okay? So, kaya nga, buy the dips. Yun ang sinabi ko yesterday na video. Okay, so guys, still we are in a bullish market. Okay? So, guys, let's jump naman po kay Ethereum, guys. Ethereum, let's check it naman si second ranking. So, actually, here, nakita ko na it's a possible double bottom dito sa 1 hour time frame niya. So, same sila ni Bitcoin. Same sila. Let's see kung mag-play out din to. Okay, but looking at Ethereum right now, he's mimicking yung price ni Bitcoin. Pina-follow lang niya. Tingnan niyo yung 1 hour niya. Same lang sila. O, pina-follow niya, di ba? O, same lang sila. So, these are yung possible na scenario naman ni Ethereum, naka-base pa rin kay Bitcoin. Okay? Always remember, they are all dependent on Bitcoin, altcoins. Okay? So, these are one of my example. Double bottom here. Nag-play out siya, tumaas. And then, retrace, tumaas pa siya ng lalo. So, these are very slow lang mag-move si Ethereum. Kasi, syempre, mataas na po yung market capitalization niya. Okay? So, it needs billions before it moves higher. Example, if you're aiming $2,000, if you're aiming yung target natin doon, of course, it needs big volume to reach that price. Okay? So, yan. Possible double bottom. Yan. Yan, possible niya. Possible lang naman. Hindi ko sinabing ito na siya. It will play out once na na-break niya po dito. Okay, dito yung current resistance is here. Yan, here, yung around 1.6. Pag na-break niya po yan, green po yan, and nag-close po yung candlestick niya doon, it's confirmed na ba double bottom yan. Possible. Okay? So, yun po yung titingnan natin. Okay, guys, these are the mga major kwa natin sa Bitcoin at saka kay Ethereum, guys. Always remember, be careful sa mga trades nyo, highly volatile pa si Bitcoin. In case hindi talaga mag-play out ito, pwedeng mag-downside pa. So, you have to be careful sa mga trades nyo. Pag sa spot naman, what I can suggest you na strategy is cost averaging. Kung baga, spot, nag-buy na kayo sa mga red, pag nag-dip deeper pa, pwede nyong doblehin pa. Okay, kaya nga sabi namin, don't go all in. Hindi nyo kailangan i-all in agad-agad. Kung nagtumaas na siya, di okay lang, at least nakakuha ka ng konti. It's all about managing your risk. Hindi yung bara-bara na lang all in. Hindi ito in, yes pa hindi to katulad ng mga sugal na swertehan lang kaya nag all in. Ito hindi. It's all about managing your risk. Ganun lang po kasimple 'yon. Okay? So guys, these are yung mga kay Bitcoin at saka kay Ethereum, okay? If we're going to check naman dito sa market, dito sa futures tayo, same din lang sa spot. So number one pa rin dyan si SRM, si Rune, si RVN, si Tomo, ayan. Yan mga yan. Itong mga to, like for example, SRM, he's not following, pati rin kay Sol, hindi niya fina-follow yung pag-dump ni Bitcoin. In case, actually, reversal pa nangyari. Nag-create pa siya ng higher high. Itong example si SRM, if we're going to check SRM, last night, okay, so after our LGD, nag-create pa to ng higher high, kapag tumaas pa to ng lalo, even here, the Sol, okay, dati po yan, meron po akong setup yan, yung Sol natin, okay, I draw a support here kay Sol, and nag-play out po siya, okay, so here, yan o, nag-create pa siya ng higher. Okay, so guys, huwag niyo na pong habulin ang mga ganitong coins, okay? Medyo tumaas na. Look for other setups la, okay? Tingin po tayo ng other setups na yun, possible po tayong pwedeng mag-entry doon. Okay, this one, Sol, possible may moving, pwede pa tong tumaas.
Kasi na meron ako na check yung binigay ko po na news niya regarding ka dun sa Sol. Okay? Partnership niya kay Sushi Swap. Okay, so let's see. Okay, still loading. Okay, so guys, before we proceed on, look for coins na hindi pa nasa masyadong nag hindi pa masyadong tumataas. Okay, look for some altcoins. Or dito naman, pag ito, red days, di ba? Ang daming red. Okay, we can see example, check natin si ENKAR. Okay, so guys, look for a good entry. Actually, yung mga karamihan dito is nandun na sila sa bandang support. Support area na sila. So, actually, it's good to buy doon. Good to buy na po kayo doon. So, sorry guys, I'm having a problem since yesterday dito sa PC ko. Okay, it needs to palitan ata. Hindi kaya ang tab, multiple tabs. Okay, so guys, besides that, okay, I'm going to check this... yan mga FA nakita ko. So here, the daily hold this low cap altcoin, ito, sabi niya dito, this low cap altcoin will disrupt gaming and become top crypto asset in 2021 according to trader Ben Armstrong. He's a YouTuber with a 561,000 subscribers. So guys, ang dami niya pong audience. So low cap coin NF ito po, non-fungible tokens, NFT. So, yan. Let's check na lang natin. Actually, I think wala pa po to sa Binance. So, there's a potential. Tignan nyo rin yung mga to. Possible potential lang naman. Okay, you do your own research na lang para makita nyo kung ano yung possibility niya or yung potential niya. Okay? So, yan. Besides that here, I have another news regarding naman public companies will... Ito yung sinasabi ko. The daily holder, same. Public companies will mirror Tesla's Bitcoin investments, says wealth management executive. Here's why. So yan, isabi ko nga sa inyo, parang domino effect yan. If yung nag-start na si Tesla, well, actually, ang nag-start yan last year, si Grayscale. Okay, tapos sumunod si Elon Musk, tapos yung Tesla company niya. And of course, sunod-sunod yan. Domino effect nga. Okay, kumbaga mafo-FOMO yung other ng mga companies, syempre, they will jump in, magja-jump in na rin sila kay, magja-jump in na rin sila kay cryptos dito sa cryptocurrency, most especially kay Bitcoin. So, yun po yung advantage niya. Okay? So, guys, here, here's my setup kay Sol. So, ito yung advantage ng mga basic lang naman ang ginamit natin dito. So, basic support and resistance. So, example dito, dinetermine ko lang yung resistance, yung previous resistance, breakout, nag-flip into support. Ayan o, doon po yung mga buying area. Ito sa red. Tignan nyo. Kung nakuha nyo yan, kung na-determine nyo yung support, tignan nyo, meron na kayong agad-agad na, yan, 36%. Ibig sabihin, laki na po yun in just a month. Wala pang one day. Kasi kagabi lang po yan. Okay, while discussing with my student, yung sa one-on-one tutor namin, eto, sinet up ko siya. Okay, so nakita namin. So guys, yun po ang advantage ng PA. So you have to learn and learn lagi. Okay, so here, tignan natin si ENKRs kasi negative siya po yung negative. Negative po siya. Sa pinakatignan natin siya yung pinakamababang, kanina, mag-change lang ngayon. Okay, so tignan natin, okay. So this actually is an oversold na. Yeah, oversold dito, oversold territory na siya. 1 hour time frame dito. Oversold, look at that, yung pagbaba niya. And look at the MACD. So I think this is good to buy na. For me, ha? For me lang, in my opinion, good to me. And look at technically speaking, overbought na po yan. Ay, oversold. So, it needs to jump here, kahit dito lang sa bandang area na yan. Okay, but of course, sabi ko nga, affected pa rin sila kay Bitcoin. Always eyes on Bitcoin. Right now, dapat siya ang lagi nyong number one titignan. Hindi ito. Kasi kahit nagaano kaganda yung setups, if Bitcoin still dumps lower, affected ang mga setups natin. Okay? So, always remember that, guys. Ayan. Okay? So, I'm looking at RVN right now. So, this is RVN.
RVN, bago lang siya. Nag times 300% siya mga previous po to. Previous days, nag-times 300 siya dun sa BTC pair niya, pati sa USD. Ito sa futures, bago lang kasi siya sa futures, okay? I'm looking at this one, you just have to watch it kasi parang Luna to. Yung remember guys, Luna, okay? Si Luna is na na-i-add dito sa futures, nag-start siya lang ng mababa and then nag-consolidate for how many days and after that, nagtuloy-tuloy po siya from the amount na mababa lang po actually yung Luna nung kasi na-trade ko po ang Luna nung nakita ko dito. Bago sa futures, I think ang kuha ko pa dito is mga 1.9 something dollar. Doon ko kinuha and then ang current price niya ngayon is nasa $6. Pero of course, nag-quick trade lang po ako doon. Okay, nag-take profit na ako nung as soon as may nakita na akong profit doon, nag-take profit na agad-agad. Alcansha mindset, not casino mindset, guys. Kasi always remember that pinaka-importante is may profit. Hindi po tayo yung ang tawag na nito, yung greedy na inaantay natin na mag-times 2 or more than pa. Okay, so yan, Alcansha mindset. Take profit as soon as meron na kayong profit. Kahit maliit man lang, importante, tuloy-tuloy. Yun ang pinaka-importante. Okay, so while waiting na naman, so having problem ha. Okay, yan, here, this is the setup of one. Ito, dito ko siya nabili that time. Yan, 1.9 pa yung kuha ko dito. Medyo mataas na. Tingnan, look at what happened kay Luna. Okay, there's are mga potential ng ganitong coins. Kasi itong mga to, low cap coins. Low yung market capitalization nila. So, it's same din kay RVN. Low cap ito. Maliit lang yung market capitalization now. So, yan. Hindi masyadong solid yung setup ko here kasi kulang pa tayo ng data dito sa futures. But, dito sa spot, you can check it naman. RVN. Yan doon sa USDT pair niya. Here, makikita nyo yung talagang total setup niya. Look at what happened kay Luna. So, ito yung nangyari sa kanya. So, nagparabolic move siya and grabe po yung increase niya. From here, the time na nag-start siya dito, okay, let's measure. Oh, almost, magkano po yan? Yan po yung pinaka-peak niya. Almost 500% lang naman. So, yan. Okay, pero this is kung gusto niyo laruin niyo dito sa spot, mas maganda po 'yan kasi sure all you have to do is wait for it. Okay, wait for it. This is for mid-term to long-term trade. Okay, hindi po siya instant. Okay? So this is RVN, okay? So RVN, okay, tingnan natin, guys. Okay? So I have a previous setup here. Okay? Previous setup ko here. Yan, ito siya nag-breakout na kasi siya dito sa 1 hour time frame. Nag-breakout na siya here and right now nagre-retest. Breakout here, retest na siya. So, let's see kung mag-play out to. Okay, ginamit ko pala dito is 4 hour time frame yan, this is my 4 hour time frame. Ayan, breakout, nag-break above the the trend resistance and right now retesting siya. Okay, so yan po. Yung mga possible targets niya, 0.24, 0.27, 0.35, 0.4. Okay, yan po yung mga possible targets ni RVN. Okay, so good luck po sa mga trades natin. Let's hope na hindi maapektuhan kay Bitcoin. Okay, kasi siyempre, kung nag-move si Bitcoin, wala din. Tawag nito, matatamaan yung setups natin. Okay? So, I'm looking at the mga nagpapa-check po, like for example, ADA, di ba actually na-review ko na yan mga past few days. Let's go na lang kay XRP kasi I think most of you are waiting for XRP. Maraming fans si XRP. So, guys, let's check XRP. Tingnan natin kung ano yung kanya. Tingnan natin yung current status niya. Okay, so wala pa pong yung news dun sa lawsuit niya, no? Wala pa siyang lumalabas. Let's wait for it na lang. Okay, let's wait na kung ano yung update. Okay, so I'm going to exit this mga tabs ko. Okay, so here's the setup. Okay, tignan natin kay XRP. So XRP right now, very choppy po talaga. Itong pong red na to, so we saw din, na-affect because of Bitcoin. Hindi naman kay XRP dun sa news niya. Because mainly kay Bitcoin, nag-dump sila.
Okay? Siyempre, ito kasi yan, actually nangyayari pa ang manipulation dito sa mga platforms. Why? Example, alam nating tataas si Bitcoin. Alam nating almost lahat naman long term tataas si Bitcoin. Kaya ang ginagawa nila, especially sa futures, naglo-long sila. E pa ang karamihan, sabi na lang natin 80% are naka-long. Okay, siyempre matatalo ang mga, kumbaga ito lang isang siguro speculation ko lang, kung matatalo ang platform, sila magbabayad eh, lalo kung tumaas si Bitcoin. Kaya ang ginagawa nila, manipulation, they're yan, nagdumping sila para maka-accumulate ng funds nila at the same time yung tawag na nito. Yung yun ya, pa magpo-profit pa sila. Imagine yun. Mga somewhat ganun. Pwede rin isang factor yun. Pwede natin consider na factor yan. Okay, so what happened yan? No? Down si XRP, na nasira na naman po yung setup natin. Ito yung sinasabi ko. Di ba sabi, mga previous kwento ko while nung XRP, this is very bullish. Boiling, something boiling here, XRP. Pero because of Bitcoin, affected siya. Okay? So yan, negative 44% siya kahapon since yesterday. So, laki pong babagsak niya po yan. So, yeah, over, yan, I'm expecting this one, nag-consolidate. Wala pa akong masyadong may re-review dito sa current na structure niya, na chart niya. But, of course, still, valid pa po yung sinasabi ko na resistance niya around 0.64. Okay? Dito naman nakita natin, we have a support here. Bandang 0.4, yan na. Support. Okay, support and support, of course, yan po. Let's see kung ano po yung mag-play out dito. Kung in case na if you want to enter right now, I don't recommend na muna. Kasi nandito siya. Buti sana kung banda malapit sa may support dito. Okay, but kung dito banda, yes, we can buy. Kasi dito, andito yung support eh. Okay, so yan. Hindi naman basta-basta agad babagsak yan na. Kasi malapit na tayo sa support. But here, medyo malapit sa middle. Medyo hindi kumbaga realistic na mag-buy kayo ngayon. Tignan, you just have to wait for the opportunity na lang. Possible na mag-down pa yun. Baka possible mag-retest. Mag-form siya ng tinatawag natin double bottom. Pwede yun. Dito, mag-possible na double bottom. Yan. Double bottom, by the way, guys, is bullish na structure po yan. For example, ganyan. Okay, mag-possible mag-down. And yun, doon po yung buying area nyo. Okay, and possible mag-bounce dyan. Okay, so ganun lang. Pwede nyo i-play position kung gusto nyo. Around 0.41, 0.4415. So, yan po yung mga pwede nyo entry prices. Okay, so that's it for market updates. Actually, hindi ko na makover po yung mga request nyo. Pero I will try to check that out sa LGD natin. So, don't forget to follow our page. Ang ganda ng mga ideas na narinig natin from CMT trader, or he's also one of the assigned or trusted blogger or spokesperson sa channel nila. So, nakita natin na posible nga na bababa pa si BTC or Bitcoin down to 40k, but then depende rin talaga sa nagko-control niyan or sa mga sellers. But then just to be careful, magandang idea yan na para hindi muna tayo maki-futures trading, or dapat doble bantay lang talaga pag nag-futures trading. And then nakikita rin natin yung ibang malaking potential ng mga bagong labas na altcoins, just like RVN. So maganda yan pang long term, eh maganda siya pang hold. So maganda yatang entry ngayon kung bibili ka ng RVN, kasi hindi pa siya talaga nag-pump. And yun na nga, katulad ni Luna, it started from like $1 and then the current price is already like $6 ba yun or $5. So just grab the opportunity na dapat makabili ka sa mababang presyo, and just hold on until the price value is kung saan ka satisfied at makaka-profit ng malaki. And yun na nga din, just like also with Ethereum and XRP. Pero doon sa XRP, sabi niya hindi pa magandang entry
No, kasi pwede pang mag-down kung meron pang further correction si BTC. Mas malayo yung support ng XRP sa current price niya ngayon. So, ayun. It's another learning video tutorial na natutunan natin from this group. Again, you can follow or check more on them on YouTube. Their page name is, or channel name is CMT Channel. And meron na sila sa Facebook. So, as a new trader, I don't really call myself a trader pa kasi I'm still a newbie. Ano pa yung talagang unti-unti ko pang na-absorb yung mga basics muna ng trading. And I just want to highlight na this crypto trading is not, it's not gambling. Kasi may mga skills ka dapat matutunan eh. Sabi nga, it requires risk management. So may mga tools and setups kang gagawin, and also kailangan mo mag-research din sa mga news na wherein maapektuhan yung value ng price ng mga altcoins and also the movement then based din kay Bitcoin. And ang ganda rin malaman no, sa news na si Bitcoin ay meron talagang magandang future plans, future goals, kasi ang dami na ngayong mga businesses, big companies na gusto na pumasok, na gusto nang gayahin si ang Tesla. Yung investment ng Tesla, gusto nang gayahin ng mga malalaking investors sa US or from other countries. So, mas lalo pang magiging hit or hype si Bitcoin or ang crypto in the long run. And, yun. So, maganda talaga siyang isang investment na if you have more time, we have to continue learning with this. And eventually, we can also learn, earn. So, hindi mo na maghahangad ng malaking earning kasi ang puhunan mo talaga dito is yung learning muna and skills and time. And then, eventually, you will earn something. And, you know, once you gain profit, ang sarap na, alam mo na, parang na-enjoy mo na yung process. And then, magiging self-sufficient opportunity para sa mga mahilig sa home-based jobs. Ano ba yan? So, alright. So, that's it. Thank you so much for watching and enjoy trading. Bye-bye.